Sa National Bull Farm ng Philippine Kalabaw Center, araw-araw sila nangungolekta ng similya ng kalabaw. Pinoproseso ang mga similya para gamitin sa artificial insemination sa mga babaeng kalabaw. Matapos ito, ipakakalat ang similya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Paano natin masisiguro na ang frozen semen ay makakarating sa destinasyon ng maayos? Istorya ng mga tagumpay, kwento ng buhay na binago, tatalakayin natin dito. Lahat yan masaya, matutong hayan sa Agring Apudyan. Ngayon naman kasama ko si Dr. Beng para po ipagpatuloy yung mga semen activities dito sa PCC. Kanina ma'am, in-evaluate natin yung similya. Semen. Oo. Ngayon, ito meron tayong mga semen bank. Ano nga ulit to? Ito yung ating mga frozen semen ngayon. Nandito tayo sa semen bank. Kanina, yung kinolekta nating similya galing sa Bulugan, pinakita natin paano i-evaluate. Pagkatapos nun, di ba, freeze yun. Okay. Inilagay natin ngayon, inilublob natin sa liquid nitrogen pagkatapos ma-freeze. Pero dapat yun, pumasa muna doon sa quality evaluation nila. Pag hindi, mahigpit. Oo, hindi po pwede. Ako yan, ang tawag namin dyan, non-negotiable. Mm-hmm. Pag hindi pumasa sa criteria, pag below 500, tanggal na tanggal agad. Tanggal kaagad, oo. So, lahat nun, yung lang papasa ang bababa dito. Okay. So, we call this yung semen bank because all the production ng dalawa naming semen processing. We have one yung pinuntahan natin kanina sa Digdig. Meron din kami actually maliit sa UPLB. So, dinadala rin nilang similya dito. Bakit dito? Kasi hindi na namin po problema, hindi na namin dapat uobligahin sila na iayos yung distribution scheme papunta sa iba naming centers. Diba? We have 12 centers. So, at saka yung mga request ng ating mga LGU. So, pag sasabihin nila, so may network na yan, sabihin dito kay Aaron, ang in-charge namin dito sa semen bank, parating kami, may tangke kami, magre-request kami ng similya, ihahanda niya na kagad, titingnan niya ngayon yung listahan kasi meron tayong tinatawag na distribution scheme. It's one way for us to control or trace kung saan na pupunta yung similya, monitor, but more importantly, to be able to manage inbreeding. Kasi ayaw mo naman na baka mamaya yung naipanganak na, kamag-anak na pala sila na. Yes. Sila-sila na. So, we manage that and at the same time din, yung pinakamagagaling na similya. Sige nga ma'am, bago tayo pumunta dito, no, ano po yung tinatawag nating inbreeding? Para lang doon sa mga bagong nanonood sa atin. So, di ba sabi natin sa tao, ayaw mong magkamag-anak ang mag-asawa. Hmm. Because that's inbreeding. Yung ibig sabihin nun is yung, technically we call it yung shared ninyo na allele, na genes. Pero ang ibig sabihin nun, you don't want na magkaroon ng mating yung magkamag-anak. Okay, magkapatid, mag-ina, mag-ama. Ang nagiging result na itong inbreeding ay? Ang possibility kasi kung meron tayong mga genetic defects or undesirable trait, mas malaki ang possibility na lalabas yan pagka magkamag-anak ang iyong pinag-mate or yung possibility rin na meron kasing tinatawag kaming inbreeding depression. Baka pumangit yung performance pag masyadong inbred. Yung magiging anak nung magkamag-anak ay nag-produce ng anak. So we try to avoid that obviously. So that's why may systematic coming way of making sure that the required and the number or the bulls that are going to specific areas are followed and yun ang responsibility ni Aaron. So yun, kaya meron kami ngayon. Dalawang purpose nito. One is for distribution. Di ba sabi namin kanina, ang Bulugan, hindi mo pwedeng gatasan. Oo. O paano mo malaman kung magaling? O, diba? So ang programa namin is, we wait 7 to 8 years bago manganak yung mga anak niya at magatasan para malaman namin kung magaling. So after nun, saka ko palang malalaman, magkakaroon ng breeding values yung Bulugan. So habang waiting bull ang tawag doon, between yung production niya at saka yung 7 to 8 years, nakastore yan. Mm-hmm. Tapos, pag alam kong magaling, siyempre, sinong dapat makinabang? I-assign namin ngayon yan sa ating mga gumagatas na, sa mga kooperatiba, sa mga... Yung alam natin na makikinabang sa mas mataas na lahi. Priority sila.
So, ikakalat namin yon. So, alam ni Aaron yon. So, every year we draw up. So, yung pinakamagagaling, i-re-reassign namin yan sa co-ops. Naka-select na sila. Naka-select na sila. So, sabi nga, we're breeding not for PCC, we're breeding for our farmers. They become the beneficiary of our effort. So, ito eh, ang hirap kasing gawin. Can you imagine si Mr. Farmer, iobliga natin 7 to 8 years mag-antay. Hindi po pwede. So, lutuin niya yung kanyang bakalabaw. Yes, and it takes a lot of animals to be able to have the genetic evaluation. So, this is the purpose of it, not just for distribution, but to be able to store the semen for future use. Cute companions, faithful friends, healthy helpers. Pero minsan, binibigyan din tayo ng mga not-so-lovable problems. So, hindi lang pala basta kinuha ko yung doggy. Ay, hindi! Kasi talagang you are taking care of a life, di ba? Ito ang Pet Show, kung saan sasagutin ng mga pet concerns mo ng mismong mga pet experts na nakakaintindi sa'yo at sa iyong most loved pet babies. Ang kahalagahan ng pets, malaki silang bahagi ng buhay natin. Most pets right now, karamihan sa kanila ay emotional support natin. Naging malaking bahagi na sila ng pamumuhay ng Pilipino. For others, parang nagiging anak talaga nila, kaya nga nauso yung term na fur parent or pet parent. It's a great responsibility to be a pet parent. At hindi lamang po yan ngayon lang, magpa-cute lang tayo at alagaan ko to, mamaya iwan ko na siya, hindi po ganon. Kawawa naman yung mga aso pag ganito yung ating naging prinsipyo or takbo ng ating desisyon. Bakit tayo mag-aalaga ng mga aso o pusa or kung ano mang hayop pa yan? Ang naging unang problem ko noon is prominent dun ang Hollywood films, no? Wala pa naman social media. So lahat ng information na nakukuha ko, na-acquire ko, is from movies. Then yung movies na mga napapanood ko sets a wrong impression. Akala ko pagka kumuha ko ng aso, magiging ganun na yung aso ko. Real sources. Real information. Real talk. Nakikita nila all the positive things without knowing na kailangan pala ng mahabang preparasyon at marami palang bagay na kailangan mo ikonsidera bago ka kumuha ng aso. Kung ano yung behind the scene, paano nila na-achieve yung ganong relationship dun sa aso nila? Kung gusto nating mabigay ng tama yung pangangailangan nila, no, kailangan natin ng tamang impormasyon. Oh yes! Pag naalagaan nating mabuti ang ating mga aso, pusa, or ating mga pets, hindi natin mapaliwanag yung joy, yung kasiyahan na madudulot nito sa atin. Kung mahal natin sila, alamin natin kung paano tayo magiging better humans for them. Because with real sources and real information, humans and pets will always be wonder first.